Hey, what's up mga kalude? Kumusta kayo? Welcome sa ating another video. So, ngayon na si-share ko lang sa inyo kung paano ba magbuo ng steering box ng Hilux. 96 model ito. So, hindi ko na videohan yung pagbaklas doon sa sasakyan. So ano na lang siya, ano ko na lang ito, disclaimer ko na lang yung kung paano siya nabaklas at paano siya babuuin, kasi alam mo, nandito tayo sa mahirap kasi yung kailangan, kasi madali yung trabaho. So yun na lang, disclaimer ko na lang kung paano ko binaklas, kung paano ko bubuuin isa-isa, para lang meron akong ma-share sa inyo mga kalode. So yun nga pala, maraming salamat do sa sumusuporta sa video na to, sa channel na to. So shoutout sa inyong lahat, maraming salamat, God bless. So eto na, simulan na natin. So yun mga kalode, steering box ng natin. Ito yun. Ito yung housing niya. Shafting ng pit arm. Piston. Yung shafting ng niya. Sa yung shafting ng piston. Para siya yung pag inikot mo yung manabela, siya yung magdadala. So ito yung magdadala din sa ito, yung nagdadala sa piston. So ito yung ng housing nitong shafting na to. So paano ba mag-alis nito? So yung una, disclaimer ko na mas mabilis kasi baka dumating dito yung amo ko, so naghahanguna ng pasok. So ito, yes, nakapasok pa dito. Ayan. Napasok to dito. Ayan. Napasok yun dyan. Itong shafting na to nakapasok sa ito. So para maalis lugan, counterclockwise. And ito, counterclockwise, para may labas natin itong shafting na to. Ayan. Para makapagpalit tayo ng oil seal dito. Yan to. Ito yan. Ito na yung oil seal niya. O, inalis ko na kanina. Kasi hindi timayari niya. So, ito yan. So, yan. So, yung paglagay naman ng bearing is iba. Ito ang ganyan yung bearing niya. Yan. Saka isa yung ganting kabila. So, yung paglagay ng bearing is ganito siya. Yan. Halimbawa, ito, nakaganyan. Nandun na yung oil seal sa loob. Halimbawa, nandun na yung oil seal sa loob. Yung paglagay ng bearing is yan, nakikita niyo yan. Yan, pag ganito siya. Yan yung tamang paglagay ng bearing. So, yun mga kalodi, ganito yung tamang paglagay ng bearing. Kasi, alam niyo kung bakit ganito yung tamang paglagay ng bearing, kasi yung langis niya. Kasi pag ganito, so may sealed pa siya, hindi yung plastic. Yan. So, yan, may sealed siya yung plastic yan. So, ganito yan, ganito siya. Ganito yung tamang paglagay ng bearing. So, lagay muna natin ganito. Lagay muna natin yung oil seal sa loob. Tapos, isunod natin yung bearing. Yan. Paganyan. Hindi man pa ganito kasi may plastic sealed seal dyan. Yan. Yan. Kailangan ganito. Para sa yung langis, maano kagad niya. Mabasa kagad yung ating mga buli, yung mga bearing niya dyan. Yan. Para hindi siya masira. So, para maging smooth. So, itong mga stick bearing na ito, dito to nakalagay sa kanya. Yan. 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 So, isa-isahin ko lang. So, ito, halimbawa baka maalis ninyo to na hindi nyo natandaan kasi nalaglag, isa-isa ito, yan ito, yan, pasok ito, ganito lang siya. Yan, yan mga kalodi, yan, ganyan yung tamang forma niya. Yan, ganito yung tamang forma niya. So minamadali ko kasi baka dating yung mayari. So yan, ganyan yung tamang forma niya. Yan, one by one. Yan, ito, pinakang piston niya. Ayan, shafting, ang spring,
sa to, nut bolt, bolt nya, tin bolt. So saan natin makikita tong bolt na to? So dito to sa housing yan dyan. Yan, yan. So kung bakit kailangan alisin to dito, kasi para to sa piston, para sa piston. Yan, yan yung piston. Siya yung may guide dyan. Siya yung nag-guide dyan. Stopper siya. Siya yung pinakang stopper. Kasi pag angat, aangat, bababa siya. Kasi iiko tayo ng manubela ng pakaliwa o pakanan. Yan, bababa o tataas. So yun yung sisilbing stopper siya dito. So yun yun. Dito siya ito dito siya alisin. Gamit tayo ng palingki na 10mm. Yan. Yan mga kalodi. 10mm yan. So, yan yun. So, yun lang. At saka, meron tayong papalitan dito na wiring. Yan, may wiring dito tayong papalitan. So, ito yun. Ito yung mga kalodi. Magtaka kayo minsan, pag alis nyo ng ito, circlip natin. Yan, itong circlip. Itong circlip is ito to, alisin. Yan, yan. Ito, dito sa loob. Ito, ito muna, o-ring. Saka yung plastic nya, nasbestos. Kalagay yan sa loob. Ganito ang forma niyan sa loob. Ganyan ang forma sa loob. Ito. Tapos, lock. Yan. Ganyan ang forma niya sa loob. So, maglalagay tayo. Unahin natin ito. Dalawa. Oil ring. Yung plastic na asbestos. Washer. Saka yung circlip. So, then, yung ano na. Yung oil seal na. Yan. Yung tamang paglagay ng oil seal is hindi pan pataob. So, pag ganito. Yan. Ganun siya. Steering box ng Hilux na 96 model, yan, ganyan. Yan siya, yan mga kalodi. Yan. Ganyan, yan. Hindi man pa ganun, hindi pa taob pa ganito. Yan mga kalodi, ha. So, madali na lang na to. So, kasi baka dumating yung may-ari. So, ang paglagay naman ng mga ito, paglagay naman itong ating bearing. So, kailangan natin punuin itong guide muna ito. Itong guide na ito, kailangan natin punuin ng bearing. Yan, dyan. Kung lagyan natin ng konting grasa to. Yan. So, kaya ako na inaano sa inyo isa-isa kasi baka hindi ko na mabidyohan mamaya kasi mamadaliin ko na to. So, yan, ganyan lang. Konting ano lang, idea lang sa na may bigay sa inyo. So, ikabit nyo, ilagay nyo dito, lagyan ng konting grasa para paglagay nyo dito, so, mapile ninyo na maayos. So, ito yun. Kailangan punuin nyo hanggang dun sa kabila. Tapos, ang paglagay naman, pagpile naman dito, ganito. Yan. Yan siya. Yan siya mga kalodi. Yan, ganyan. Lagay nyo ng, ilagay, make sure nyo na yung paglagay nyo ng bulitas dito is, ano, sure. Sure siya dito. Kailangan sure na smooth yung, ano, ikutin nyo. Pag inikot nyo smooth kasi, pag ipit dito, masisira yung shafting nito. So, wala na. Wala na yung ano, yung masisira itong shafting. So, mahal ito kung tuusin. Ang problema lang nito, leaking lang ito. Leaking lang ito. So, kaya kung bakit hiwag-hiwagin ito, kasi nga, para sa oil seal dito. Yan. Yan. So, naiano ko na sa inyo isa-isa. So, sana habang binubuo ko, sana, ano ko, masabi ko sa inyo na maayos. Mabidyohan ko habang binubuo ko. So, hindi ko masabi kasi nga, minamadali ko lang ito kasi, yun, para may counting idea kayo about sa steering box ng Hilux na 96 model. So, unang-una, ito walang problema itong hassle baklasin. Baklasin mo lang ito dito. Yan. Dito. So, yan. Ganyan.
bolt na 14 mm. Pag naalis mo tong bolt nito na 14 mm na apat, yan, alis ka agad. Ganyan. Mapapaklas mo yan, promise. Tapos ang piston nga, hindi mo siya basta maalis kung hindi mo muna alisin itong ito, bolt niya. Yan. Pwede nyo alisin muna to. Yan. Pwede nyo to alisin, hindi nyo mailalabas yung piston. Yan. Kasi ganyan siya. Nakalock siya dyan. Yan, dyan. Yan, ganito. Ganyan siya. Yan. Yan, ganyan. Naglalock siya dyan. Yan. Yan, kasi nga pag nag-ikot ka ng manubela, left and right, yan, angat baba siya, yung piston natin. So, kailangan mo natin alisin itong lock na to, itong lock pin, no, na naka-bolt. So, dito to, may kita sa steering box natin. Yan, dyan, dito. Yan, dito kailangan alisin mo muna para mabunot itong piston natin. So, hanggang dito na lang muna yung siguro yung video ko. So, sana kahit paano may natutunan kayo kung medyo parang mabilisan yung ano natin, discuss natin about steering box. So, yun lang sana. Meron na akong ano, kahit paano na ibahagi na kaunting ano, kaalaman sa inyo. So, maraming sa inyo, maraming salamat sa inyo mga kaludi. So, sana okay, magsawang sumuporta sa YouTube na, sa ano, channel na to. So, God bless sa atin lahat. So, yun lang. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Bye. So, yun mga kaluti. Ganito natin na-install yung paglagay ng shafting para sa bearing. So, nalagay na tayo ng bearing. So, ganyan purma. So, Hilux na 96 model. Yan. Steering box. Yan. Nalagyan ng bearing. Dito tayo mag-umpisa. Thank you.
Asana. So make sure nyo mga kalodi, walang lampas sa kabilang bulitas, walang papasok doon sa kabila na yan. Kailangan na andyan lang siya. Yan. 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 Ito. Yan. Pero ito, importante, walang lampas doon na bulitas doon sa kabila, doon sa loob nito. Kailangan na andyan lang. Yan. Kasi pag may lumabas na bulitas doon, kakalang yan sa piston, doon sa shafting niya. So hindi niya masasagad yung dating liko ng manubela na malaki. May dahil sa kanan malaki, sa kaliwa maliit yun. Yun yung problema. Kaya ang, dapat yung bulitas hanggang dyan lang. Walang papasok doon sa kabila dito sa loob nito. Tasting. Ayan oh. So yan. Pasok ng ayos. So pag lalagay ng bearing is kailangan yung shafting niya is labas na labas. Habang nilalagay nyo ng bearing dito, kailangan yung shafting na yan halos labas sya, matitira lang doon ay yung dulo nitong shafting dito. Ito kayo maglalagay ng bearing yan hanggang sa ikutin nyo na ikutin nyo papasok ng papasok, ganun papasok ng papasok hanggang sa nabas yung dulo ng yung isang yung dulo na yung bulitas dito yan. Hindi man kailangan lalampas dyan, hanggang dito lang. Para paglagay nito yung ano niya, guide nito, dito lang maglalaro yung bearing. Ikot-ikot lang siya ganun. So ganun lang mga kalodi. So yan mga kalodi, asimbol na natin. Piston. Ting ting ting.
dapat naka-align yan. Yan. Yung granahe na yan. Yan. Yan, ganyan. Para pa ikinabit natin yan. Nang nasa gitna ito. Yan, ilalagay natin sa gitna nun. So, yan mga kalode. Yan doon natin nilagay sa gitnang gitna na yan. Sa tatlo din. Sa pangatlo na yan, ngipin. Yan, pangatlo. Yung gitna na yan. Yung kagitna-gitna na yan. So, yun. Isa, dalawa, tatlo. Yan sa gitna nun. Sa gitna nun. Eh, doon natin doon ilalagay. Kailangan doon to nakapat, doon to nakasakay. So, para hindi lamang sa kaliwa o kanan yung ikot. So, yun lang. Kailangan nakalign yun. Kailangan nakalign yan. So, yan, dito natin ilalagay. Dito. Yan, dyan. Ayan, oh. Dito. Yan. Dito. Yan, dyan natin ilalagay. Dito. Yan. Doon natin pasasakayin ito. Yan, doon. Yan, dito natin. Yan. Dito sa gitna na ito. So pag ang kontra nito, ang pag-isip nito, ito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Hindi man lahat dito, sa parting ito. Dito. Kailangan ganun. Ganun siya. Paghigit kasi parang hindi man masira yung uring natin. Yun yung purpose nun. Kailangan dito, o dito. Hindi man dito, hindi man dito. Ganito. So may oil ring din dito. Yan, oil ring niya. Bago dito. Yan. Palitan din natin. Same dito. Yan. 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 Para dito sa piston natin. Dito sa piston. Para dito sa piston natin, yan yung lock niya, yan yung stopper niya dito. Ten millimeter na alingki.
tasting temporary sana. Gana mga kalode. So yun lang. Sana meron kayong natutunan sa ginawa kong video. So kahit medyo magulo at malito, so sana nasakyan nyo, sana na subaybayan nyo. So maraming salamat kasi nagmadan ako. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Sana meron ako na sana sa pag-share ko nito, sana meron kayong natutunan. Sana meron kayong matutunan sa about pag-overhaul ng gearbox ng Hilux sa 96 model. So, kabit ko na to. So, na. Bye-bye. So, yan mga kalodi, na ikabit ko na yung steering box natin. Yan. So, that's done. Ito. Tagas. Ayun mga kalodi, wala naman tagas. So yun, at dito lang. So success naman yung nadurhol na ano, yung nadurhol na steering box. So yun lang mga kalodi, yun yung makina nya, 2R na Hilux. Hilux GL. Hilux GL 96 model. Yan. So yun lang. So bye. Bye bye mga kalodi.